Magandang araw mga bata. Ngayon ay muli tayong mag-aaral. Bago tayo mag-aral, umayos muna tayo ng ating pagkakaupo. Ang pamagat ng kwento, ang batang bibo. Si Rosa Maria Jan ay isang batang bibo kung tawagin. Natutuwa sa kanyang iba't ibang mga tao. Mahusay siyang magkwento. Ang mga nangyari at nakita niya ay naaalala pa niya, kaya niya itong ikwento. Mahilig din siyang sumayaw at mahilig mag-TikTok. Sa kanyang pag-TikTok ay naipakikita niya ang kanyang husay sa pagsayaw, sa pagkukwento at iba-iba pa. Si Rosa Marijan ay mahusay ding lumangoy. Siya ay magalang at masunurin sa kanyang Mama Michelle. Minsan ay inutusan siya ni Mama Michelle na ilabas sa basket ang lahat ng ipinamili nito sa palengke at ilagay sa lamesa. Isa-isa niya itong inilabas. Ang asin, ang atis, ang abokado at alimango. Tinignang maigi ni Rosa Marijan ang ipinamili ng kanyang mama. Nakita siya ni Mama Michelle. Oh, Rosa Marijan, bakit mo tinititigan ang mga pinamili ko? Wala po, Mama Michelle. Naalala ko lang po ang mga pinag-aralan namin gaya ng pinamili ninyo. Tulad ng asin. Ang asin po ay nagsisimula sa titik A. Mayroon siyang isang titik A ang pangalan ng asin. Ang atis, mayroon pong titik A sa unahan. Mayroon po siyang isang titik A ang pangalan ng atis. Ang abokado, titik A din po ang simula ng pangalan. At mayroon po siyang dalawang titik A. Ang alimango, tulad ng abokado, mayroon pong titik A sa unahan. Ang pangalan ng alimango ay may dalawang titik A. Natuwa si Mama Michelle kay Rosa Marijan at sinabing, "Ang galing-galing mo naman, anak. Tama yan. Dapat laging tinatandaan ang mga napapag-aralan mo. O kayo, mga bata, tulad ni Rosa Marijan, natatandaan nyo pa rin ba ang mga pinag-aaralan ninyo? Very good. Dahil si Rosa Marie ay tinandaan niya ang titik A. Kaya kayo, dapat tandaan o hindi dapat tandaan ang mga pinag-aralan? Very good. Dapat tandaan ang mga pinag-aaralan. Mga bata, dumako tayo ngayon sa ating activity. Susulat tayo ng malaki at maliit na titik A sa pamamagitan ng mga putol-putol na linya. Okay. Paano ba ang pagsulat ng titik A? Gaya ng ginagawa natin, kagamitin natin ang slanting line. Unang gagawin, slanting line up down to the left. Up, down to the left. Up, down to the right. Tapos, sa gitna, left to the right. O, yung paggawa naman ng maliit, bilog muna. Mula sa taas,
Corbline papunta sa kaliwa, tapos makagawa ng bilog, then up, down. Ulitin natin. Up, down to the left. Up, down to the right. Left to the right. Gawa ng bilog. Tapos up, down, tabi ng bilog. Ulitin natin. Up, down to the left. Up, down to the right. Left to the right. Bilog. Tapos up, down na maliit. Straight tayo na maliit. Yan. Ulitin natin. Up, down to the left. Up, down to the right. Left to the right. O, yung maliit naman. Bilog. Up, down. Ayan. Nakagawa na tayo ng malaki at maliit na PTA sa pamamagitan ng putol-putol na linya. Paano nga pinatutulog ang PTA? Nga nga tayong malaki. Ah, ulit. Ah, okay naman, go. Sapa. Malakas. Very good. PTA na may tunog na ah. Kayo nga. PTA na may tunog ah. Okay lang, go. Very good. PTA na may tunog na ah. Ito ang ikalawang activity natin. Mayroon tayong letter A. Ipagupit sa ating mga magulang, ha? Hindi tayo ang magugupit, nanay ang gugupit niyan. Pagkatapos, lalagyan natin ng pandikit yung malaking letter A mo na ang gagawin natin. Ididikit natin ang malaking letter A sa katabi ng maliit na letter A. Ayan, nakadikit na. Tapos, may gugupitin uli sila mami na ganito. Ilalagay natin ito. Lalagay muna natin ang pandikit. Tapos, ilalagay dito. Kailangan yung dulo pantay dito. Ganun din sa kabila. Kayo magdidikit, mga bata. Dito naman sa itaas. Ayan. Oh, mayroong mata na ginupit din sila mami. Tayo rin ang magdidikit niyan. Ididikit natin dito sa bandang dulo. Tapos, didikitan uli natin ng isa pa kasi dalawa dapat. Ayan, mayroon na tayong tinatawag na alligator. Ang pangalan kasi ng alligator ay nagsisimula sa letter A. Tapos, may bibigay sa inyo si mami na ganito. Ayan, ididikit natin siya dito. Sa taas, sa tapat ng letter A. Pagkatapos, ilalagay natin itong pinakadahon sa ilalim. Tapos, lalagyan uli natin ng isa pa. Pagkatapos niyan, bibigyan tayo nila mami ng mahaba. Ang gagawin natin, pipilasin natin. Tapos, ididikit. Pipilasin. Tapos, ididikit. Naintindihan, mga bata? Kayo magpipilas. Ayaw ko ng ginupit ni mami, ha? Para masanay yung kamay natin. Lalagyan natin pandikit. Ayan. Ayan. Nakagawa na tayo ng apple. Isang alligator at isang apple. Ang apple ay nagsisimula din sa letter A. Nakanganga dapat. A. Apple. Yung isa. A. Alligator. Ganyan ang gagawin natin, ha, mga bata. Hanggang sa muli. Bye-bye.